So ito na ating second topic for the surveying the horizontal curve, yung ating compound curve. So i-discuss muna natin kung ano yung mga elements na meron dun, okay? Pero alam naman natin ang compound curve is a combination of two or more simple curve. So check lang natin. So ito yung ating, sabi natin T1 to. Kasi compound curve is dalawa ng simple curve eh, or two or more, okay? Medyo ano siya, okay? So, ito yung ating T1. Ito rin is T1. Tama ba? Ayan. Then, kapag in-extend natin ito, ayan, ito yung kanyang radius. Ayan. Then, ito yung center of the arc. And alam naman natin na ito yan, no? 90 degrees. Tama ba? Then, ito yung ating curve. Ayan. So, tapang natin itong L1. Okay? Then, syempre, meron din tayo ditong chord. Yung, okay, distance from PC to PT. Ito. Yan. Kapag pinagdukto natin sila, ito yung tinatawag nating chord. So, ito yung ating chord 1. Okay? Ngayon, yung ating T1, ini-extend natin yan. Okay? Pero, magkaiba na yung, ano, yung distance nito. Hindi na siya equal sa T1. And this is another tangent na tawagin nating ano, T2. Okay? Then, another tangent, T2. So, ito na yung T2. Ayan. So, meron tayong tangent dito na dalawa ulit. So, pag pinagdugtong natin yan, yun na yung ating second curve. Ayan. So, magkadugtong yan. Ngayon, yung PT natin from the first curve, hindi na yung PT. Kasi ano na yan eh, intersection eh. Or yung mismong connection ng ating dalawang curve. So, tamagay natin itong L2. So, yung connection na yun, yun na yung tinatawag natin na PCC. Okay, ang tawag doon is point of compound curve. Ngayon, ito na yung ating, ano, sabi natin yan, pag ganyan siya. Yan. So, 90 degrees din to. Ito rin, 90 degrees. Ibig sabihin, ito yung ating radius 1. So, yung buo nito, yun yung radius 1. Okay? Then, ito naman yung ating radius 2. Ibig sabihin, yung ating radius 2 nasa loob ng radius 1. Or minsan, ano, mas malaki yung R2, mas maliit naman yung R1. Depende siya. Okay? Then, kapag in-extend natin to, which is OA na yung pagkakadrawing ko, dapat kasi medyo maliit lang to. Ayan. Siya. Kapag in-extend natin yan, ito na yung tinatawag na vertex of the compound curve. Okay? Then, ito na yung ating I1, and ito naman yung ating I2. So, syempre, alam natin na yung angle ng extension ng T1 dun sa kanyang, dun rin sa T1 na isa, is yung tinatawag, is angle din na I1. So, ito, extension ng angle ng ating tangent 2, okay? Then, kuha tayo ng angle papunta sa T2, ito rin is equals to I2, okay? Ngayon, yung ating T1 and T2, ito yung tinatawag natin na common tangent. So, pinagduktong na tangent. So, that is the common tangent. And yes, meron pa pala tayong ano? Meron pa pala tayong ito, chord 2. Yan. So, tawagin natin itong C2. Then, kapag, yes, ito na yung ating ano ngayon. New PT. Sorry. Ayan, ito na yung ating new PT. Okay, or point of tangency ng ating compound curve. Then, kapag pinagduktong natin yan, yung PC at PT, ito na yung tinatawag natin na long chord. Tawag natin siyang LC. Ayan. And syempre, dapat alam natin doon sa simple curve natin na meron din tayong mga deflection angle. Nung deflection angle ng ating chord, with respect to the tangent, passing through PC. Or, kung sa C2 naman, yung kanyang deflection angle with respect to the tangent passing through PT. So, ito yung ating deflection angle. So, sabi natin deflection angle 1. Ito naman yung deflection angle 2. Na kung saan, ang ating deflection angle 1 is equals to I over 2. At ang ating deflection angle 2 is equals to I over 2. So, paano natin mapaprove yan?
So, for example, ito. Itong ano na to, triangle na to. Ayan. So, extend natin. This is I1. Okay? This is I1. Then, sabi natin ito ay alpha 1. Ayan, deflection angle. Then, alam naman natin na ito ay T1. Ito rin is T1. Tama ba? Ito. Tapos ito. So, sabi equal sila. Isosceles triangle, ibig sabihin, this is also equals to alpha 1. Okay? So, kunwari, ang ating I1 is equals to 50 degrees. So, para makuha ito, that is what? 180 minus 50 degrees. So, that is 130 degrees. So, kunin natin yung alpha 1. So, okay, 180 degrees, kasi total niyan, triangle 180 degrees, is equals to dalawang alpha 1 plus 130 degrees. So, 2 alpha 1 is equals to 180 minus 130, that is 50 degrees. Ayan. Ibig sabihin ng ating alpha 1 is equals to 50 over 2. So, kalahati ng ano? Ng I1. Okay? Ganun din sa alpha 2. Okay? Kalahati lang din. So, ayan. Yun yung elements natin para sa ating compound curve. Ayan. So, paano po nag-solve dito, sir? Minsan, nagbibigay sila ng ano dito, ng mga station, then isosolve yung station ng PT. So, para makuha yung station ng PT, kailangan mo kunin yung L1 at L2. So, i-add mo dun sa station ng PC, makuha mo na yung station ng PT. Okay? So, minsan naman, ano, meron ng station ng vertex. Ayan. Then, karaniwan, ano eh, gumagamit talaga tayo ng triangle. Ito, ginagamit natin yung triangle na to. Then, ito rin, gumagamit tayo ng triangle na to. Puro trigonometric function lang din yung ginagamit natin sa, ano, sa, tawag ito, sa compound curve. Ay, kunwari naman, ano, since given yung ating I1 and I2, then meron tayong distance ng ating, ano, common tangent. For example, ihiwalay natin yung triangle. Ayan. So, this is the vertex. This is T1 plus T2. So, meron silang, ano, value. Then, meron tayong I1 and I2. So, check yan. So, hanapin natin itong A and B. So, since meron tayong dalawang angle and isang given na, ano, na side, therefore, pwede tayong gumamit ng, ano, tinatawag natin na sine law. Na kung saan, A over sine of I2 is equals to B over sine of I1 is equals to T1 plus T2 over sine of this angle. So, sabi natin angle beta. So, sine of beta. Ayan. So, kapag gipin to, makukuha nyo na A and B. Anyway, mas maganda pa rin na magkaroon tayo ng problem na isosolve para sa compound curve. So, meron tayo nakaprepare na 3 problems for the compound curve. Okay, so this is the introduction for the compound curve. Okay?